Alright! This is Infancy Tulog mga kawititit. So makikita nyo ngayon sa parte namin medyo makalat. So maglilinis muna kami saglit bago tayo magkwentuhan. So yan! Nagbabalik tayo mga kawitis. Makikita nyo naman, nakapaglinis na kami ng kwarto kahit papano. Nakapaganda na rin ako ng gamit na dadalhin ko sa biyahe namin pa Bicol. Yun yung pagkwentuhan natin ngayon. Ano-ano ba yung mga witty ideas na pwede nyong baunin sa biyahe. So, ilan sa mga dala kong gamit? Yan, makikita nyo mga bimpo, mga towel. Napakahalaga nyan kasi syempre tuwing summer, maliligo kayo. Kailangan highly absorbent yung mga dadalhin yung towel. Tsaka mga bimpo. Tsaka yung ilan pa, makikita nyo, mga shorts. Hindi natin kailangan magdala ng maraming pantalon. Kasi ang purpose lang naman ng bakasyon, lalo na kung yung lugar na pupuntahan nyo, maraming beach, maraming resort, hindi nyo kailangan magdala ng mga pantalon. Siguro mga isa, dalawa, tulad namin, reunion, pero mas malaking parte nun, pamamasyal, kailangan nyo ng shorts, hindi naman kayo lalangoy sa beach na nakapantalon. No? Tapos, syempre may mga kasama din damit, witty tips number one, kailangan yung mga dala ng damit, yung pinakamaninipis. Kaya kung makikita nyo yung mga damit na yan, maninipis talaga. Para, syempre, kung manipis yung damit mo, hindi mabigat yun pag nabasa, nilagay mo sa labahan. Tsaka, hindi rin siya takaw space sa lalagyan mo, lalo na kung maliit lang yung lalagyan mo. Kasi nagko-conserve tayo ng space pag maramihan tayo sa isang sasakyan. Pero bago yan, gusto ko munang palitan tong damit ko ah. Yun oh, makikita nyo naman. Wow! So bago natin pagpatuloy yung ating pentuhan, please, subscribe sa aming channel, Witty Birds. Like nyo na rin. I-click nyo yung notification bell. No, Witty Birds sa YouTube. Ayan, patuloy natin yung ating vlog. Natapos na tayo. Witty tips number one, ha. Dapat manipis lang yung damit. Huwag kakalimutan, syempre yung mga sweater. O kaya yung ating mga pananggalang na mga long sleeve. Long sleeve talaga. No? Mga jacket. Lalo na pag mainit yung pupuntahan natin. Sumunod naman. Ito. Kailangan siyempre, marami kayong undergarments. No, mas madaming bilang ng undergarments kumpara doon sa mga damit nyo. Kasi siyempre, very uncomfortable yung magiging bakasyon nyo kung wala tayong undergarments. Kaya bumili na rin ako ng ilang mga undergarments na komportable para sa akin. Siyempre, pupunta kayo sa beach, kailangan nyo rin ng rash guard. Di man kayo marunong lumangoy, katulad ko, magmukha kayong marunong lumangoy. Sumunod! Ako hindi na ako nagdadala ng malalaking unan, yung neck pillow ko sa biyahe, yun na din yung unan ko. No? So, tipid ka na. Ako naman yung klase ng tao na hindi ko kailangan ng unan para mabilis makatulog. Ha? Tapos, yun din, yung kumot mo, isa na lang. Pipiliin mo din yung pinakamanipis na kumot para hindi mahirap ilagay sa lalagyan. Yan. Siyempre, kasama din, hindi dapat mawala yung ating mga toiletries. Witty tips number 2, siyempre dapat may sealable bag ka para yung lalagyanan mo, mabasa man sa oras na naliligo ka, safe yung loob. Ah! Witty tips number 3 na pala! Sabi ni Boss LJ. Kaway naman dyan, Boss LJ, ayaw magpakita. Yan, kailangan yung mga dadalhin mo lang mga mini. Mini Colgate! What? Witty tips number 3, mini Colgate. Mini toothpaste! Kita nyo, no? Colgate baka naman. Yung safeguard ha? Colgate sponsor. Colgate baka naman. Ay, wala naman pala. Colgate. Colgate. Witty brand yan. Colgate. Siyempre, mini ano to? Mini deodorant. Nakita niyo naman. Mini lahat. Siyempre, medyo matagal-tagal yun. Hindi kakasya yung shampoo na nasa sachet lang. Pwede kong isang one night swimming lang. So kailangan nyo ng shampoo. Eh napakahirap naman din magdala ng shampoo na napakalaki ng lalagyan. Kaya pwede nyo gamitin to. Yan, nalagyan ano ng glue. Wow! Kita mo, nilagay ko lang dyan yung shampoo. Good for 7 days, good for 1 DIY week. DIY yan. Siyempre hindi rin mawawala yung ating bag. Yan, nasa bag din natin yung mga mahalagang gamit natin. Sa biyahe, tulad ng headset, yan, kaya MP3, wallet na siyempre may nakalagay na pocket money, tapos yung mga personal IDs, mahalaga din yan.
No? Ano pa ba? Alcohol. Alam din yan. Sa biyahe, sa makipulo nyo, nagkasipon kayo, Vicks. Vicks, baka naman, witty brand. Witty tips number 4. May mga dala kayong ganito, bull clip. Zoom mo nga ng konti. Bull clip. Madaming, ano yan, madaming napaggagamitan. Yun o. Tensya na kayo guys, medyo nakatayo kasi biglang lumindol. Pagpatuloy natin yung ating kwentuhan. So, witty tips number 4. Kailangan meron kayong mga ganito na bull clip. Napakadaming mapaggagamitin yan. Bigyan ko kayo ng mga example tulad nito. Yan. No? Siyempre, yung mga gadgets natin sa pagbablog. Siyempre, ang camera, yung ating mic, kayong ilan, yung mga charger, tripod, yung dalawa actually yung charger ko. Kung gusto mo mag-charge habang nasa biyahe ka, so dapat meron ka rin charger na compatible sa sasakyan. Extra battery, dalawa actually yan. Tapos yung sealable board natin para sa camera, kung meron tayong mga underwater shots. Tripod para sa camera natin, para at least meron tayong options sa mga shots. Pwede rin shots sa camera. At the holder ng camera na compatible sa ating tripod, no? So yun yung mga isang sa mga witty tips na kailangan yung tandaan sa may consider nyo sa mga dadalhin nyo bago kayo bumiyahe, no? Yan nga po, no? Yung tayo dito muna at ipagpapatuloy natin dito. So later on, makikita ulit natin ang bulgang mayon. Ayun na siya. Kung mapapansin ninyo, merong mga fog around yun. Derp 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 der